Naniniwala ka ba na mahal ka ng Diyos? Magandang buhay, mga kapanalig! Lulhatiin natin ang Panginoong Hesus na muling nabuhay. Ano mang paghihirap ang pinagdadaanan natin ngayon, dulot ng COVID-19 pandemic, manalig tayo na hindi tayo nag-iisa sa labang ito. Ang buong mundo ngayon ay tumatangis at nagsusumamo sa Panginoon na kahabagan tayo. Naway wakasanan niya ang coronavirus disease na kumitil na ng maraming buhay at patuloy sa paghasik ng lagim at takot na santinakpan. Humugot tayo ng lakas at pag-asa sa katiyakan na patuloy tayong ipinagdarasal ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pagpapatuloy ng priestly prayer ng Panginoong Hesus sa mabuting balita ngayon. Tumingala si Jesus sa langit at nagsalita, "Hindi sila lamang ang aking ipinagdarasal, kundi pati ang mga naniniwala sa akin sa pamamagitan ng salita nila. Maging iisa sana silang lahat kung paanong nasa akin ka, Ama, at nasa iyo ako. Mapasa atin dinawa sila upang maniwala ang mundo na ikaw nga ang nagsugo sa akin. Ipinagkaloob ko naman sa kanila ang luwalhating ipinagkaloob mo sa akin upang maging isa sila gaya ng tayo ay iisa. Ako sa kanila at ikaw sa akin. Kaya malulubos sila sa kaisahan at kikilalin ng mundo na ikaw ang nagsugo sa akin at nagmahal ako sa kanila gaya ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ang ipinagkaloob mo sa akin. Kaya niloloob ko na kung nasaan ako'y makasama ko rin sila at makita nila ang kaluwalhatian kong kaloob mo sa akin. Sapagkat minahal mo ako bago pa man nagkaroon ng mundo. Makatarungang Ama, hindi kumilala sa iyo ang mundo. Kumilala naman ako sa iyo at kinilala rin ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko sa kanila ang pangalan mo at ihahayag pa upang mapasa kanila ang pagmamahal mo sa akin at ako rin ay mapasa kanila." Mga kapanalig, kung bibigyan natin ng pagkakataong magsalita sa atin ang mabuting balita ngayon, makikita natin at mararamdaman ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Alam niyo na ba ang mabuting balita? Ikaw, ako, tayong lahat, ipinagdadasal ni Jesus sa kanyang Ama. Sa katunayan, pangatlong araw na ngayong pinagninilayan natin ang pagdarasal ng Panginoong Jesus sa Ama alang-alang sa atin. Ang pagdarasal ni Jesus sa Ama para sa ating kapakanan, isang malinaw na tanda ng kanyang walang sawang pagmamahal sa atin. Kahit paulit-ulit tayong nagkakasala sa Kanya, kahit maraming pagkakataong binaliwala natin Siya at naaalala lamang sa tuwing may problema, kahit ikinahiya at ipinagtabuyan natin Siya sa harap ng ating mga kaibigan. Kailanman, hindi magbabago ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Hinding-hindi mababago ng ating kasalanan ang pagmamahal Niya sa atin. Katulad ng alibughang Ama, Siya'y walang sawang naghihintay sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Pinatunayan Niya na ang Kanyang walang hanggang pagmamahal ng Kanyang ialay ang sarili sa krus upang tubusin tayo sa kasalanan at walang hanggang kapahamakan. Hindi pa ba sapat na tanda ito upang sikapin rin nating tumugon sa Kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin? Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa walang kondisyong pagmamahal. Salamat po at hindi mo kami sinukuan sa kabila ng aming paulit-ulit na kasalanan. Salamat sa patuloy na pagdarasal sa amin sa Ama. Nagsusumamo po kami na hilumin na ang aming bayan at ang buong mundo sa COVID-19 pandemic sa lalong madaling panahon. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na sa mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila.
sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa panahong ito ng krisis at walang kasiguruhan. Tanging wagas na pag-ibig at pagkalinga ng Diyos ang ating panghawakan.